Heto kami ni Tatay. At aming chikiting patron. Welcome kayo sa aming home, sweet home. Hello guys, magluluto tayo ngayon ng broccoli tuna. Tatlo lang itong sangkap na gagamitin ko or pang-apat na yung ating mantika. So, ito yon yung broccoli natin. Hiniwa ko lang ito sa, hindi naman siya masyadong maliit, katamtaman lang. Ayan. Para madali din siyang maluto. Tapos yung tuna, century tuna yung ginamit ko, yung plain. Bawang, maraming bawang akong gagamitin o ilalagay. Then yung ating mantika. So, simulan na natin. Yan, mainit na yung ating skillet. Lalagyan na natin yung bawang. Lagyan na rin ako ng konti yung mantika. Ang gusto ko kasi sa bawang, hindi siya masyadong pritong-prito, kaya yun ang bawang. Gusto ko yun. Hindi ko pa siya gaano dito. Kasi parang na mas nalalasahan ko yung kanyang pagiging bawang. Pinahinaan ko yung apoy para hindi siya masyadong masunog yung gilid. Yan, habang ginigisa natin yung tuna, maglalagay na ako ng paminta. Kung ayaw ninyo nang may paminta, bahala kayo sa gusto ninyong ano ba yan? Mahirap yung isa na yun. Sa gusto ninyong timpla. Tapos ito, maglalagay na rin ako ng chili flakes. Mahilig akong bumili nito, chili flakes. Kasi minsan, kapag bibili ako ng... Medyo dagdag ako muna, ha? Kapag minsan bumibili ako ng yung fresh na sili, madalas ako yung nasisiraan, nabubulok sa rin. Gagawin natin. Hahalo-haloin natin na ganyan. Then, lalakasan natin ng kaunti yung ating apoy. Okay, ulit yung onion powder. May lumalabas pa. Ayan. Lagyan natin ng onion powder. Guys, hindi ako mahilig sa patis. Kung mapapansin ninyo sa mga niluluto ko, madalang akong maglagay ng patis. Panapanahon lang yan. Maglalagay na ako ng, bago ko ilagay yung broccoli, maglalagay na ako ng asin. Okay lang, maglagay natin asin. Kaya tatagay na natin yung broccoli. Pasensya na kayo kung medyo magalaw yung kamay ko, ha? Yan. Kung naririnig din ninyo yung washing machine, pasensya na kayo. Alam nyo naman kapag busy ang nanay. Ayan. Ganyan lang. Kasi hindi ko na ito ano, hindi ko na lalagyan ng tubig. Hindi ko na siya sasabawan kasi magsasabaw din itong ating broccoli. So, malalakasan ulit natin yung apoy. Pero huwag yung malakas na malakas kasi nga, wala naman itong tubig, bali yung mantika lang at saka yung ilalabas niya yung tubig. Yun lang bali yung magiging sabaw-sabaw niya. So, titignan natin kung tama lang yung nilagay kong apoy. Ayun. Okay lang siya. Ito na, hihintayin mo na hanggang sa maluto itong ating broccoli. So, ganyan lang kabilis, guys. Ang sarap pa. Lalo na kapag nagmamadali ako. O kaya naman pag galing ka sa labas. Ayun lang. Ayun, medyo nagtubig-tubig yung ilalim. Diba? Mabilisan na luto. Kayo, kung gusto ninyong sabawan, lagyan ng tubig.
Nasa sa inyo yan. Kung gusto niyo may konting sabaw-sabaw. Pero ako, mas gusto ko ito. Ayan na, okay na. Luto na. Turn off na natin. So, ito na yung ating broccoli tuna. Diba? Ang bilis niyang maluto. That's it. Manganta yun. Salamat po sa panonood ng aking mga video. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po ako ng thumbs up.